Give a man a fish, and you will feed him for a day. But teach a man how to catch the fish, and you will feed him for a lifetime. Magandang araw na naman sa inyong lahat, mga katiats. Welcome back to our channel, The Surigao Sun, for another minute of treasure analysis and discussion right here. At ako'y magbigay puway muna sa lahat ng aking subscribers in the Philippines and in abroad. Kumusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuting pangangatawan at kalagayan tayong lahat. Stay away from that invisible enemy, the COVID-19. At ako'y magpaalala muli sa ating mga katiats at subscribers na we are having our fourth raffle draw next month. All you have to do to join is subscribe my other two channel, the MT Suarez TV and the Golden Boy Real Guide to Treasures. At ito yung mga nanalo sa ating third raffle draw. Congratulations muli sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtangkilik at pagsubaybay sa ating channel. Ngayon atin ang tungayan ng ating decoding nitong mga treasure signs na nakaukit sa bato. Ano nga ba ang mga kahulugan nito? At mayroon akong magandang balita sa inyo guys. Congratulations sa itong mga katiats natin na naka-recover ng kunti itong mga giveaways dahil sa ating mga partial analysis. God bless you. Maraming salamat. Share the fortune. At ngayon, magpatuloy na tayo. Alright, so mga katiats, eto na naman tayo sa ating treasure markers and symbols analysis. Ito ay napakagandang pictures na padala ng ating katiats. Kung nakita nyo guys, ay i-close up natin ito. Meron siyang itong heart symbol. At ang heart ay naka-enclose yan sa box. So napakaganda na sign yan. Yan ay nag-indicate itong square na nag-enclose sa heart. Yan ang nag-indicate na merong treasure in the box. Ito. Meron siyang box din guys. At ito yung heart. Lalo na pag ang heart ay merong tuldok. Meaning jackpot na yan. Pag may tuldok is treasure on the spot or treasure under. At meron siyang letra dito guys. Number 75. Ang kahulugan ng 75 ay nako, 75 gold bars or 75 pieces of ingots or 75 pieces of jewelries. Basta merong 75 pieces of itong valuable object na nakalagay sa box. Ang meaning ng heart ay mamahalin mo ang nakalagay sa box kasi yan ay mga mamahalin na pagay. At kung magbaon ng mga hapon, alam naman natin na treasure talaga yan. Kung yan ay mga silver, mga precious stones, yan ay treasure pa rin. Okay, pero sa letrang 75, that is representing pieces of maybe gold bars or tinatawag natin na yung maliliit lang na pieces of gold bars. Pwede rin yan. At kung nakita nyo dito guys, ay kung ito naman ay nagaganyan na parang botelya, parang bulb, yan ay mediocre daw. Yan ay symbol for it's either chemical or bomb. Pero sa palagay ko, hindi yan bumba. Kasi ang mga bumba, meron talagang ilaw yan. Nagaganyan yan. So kung ganyan lang, meaning poisonous liquid beside the box. Or kung i-open mo yung box, ay ingat ka, merong poisonous gas na nasa tabi lang. Nakalagay kasi ito sa tabi. Okay, that is danger sign. Itong K guys, that is gold, ang K. Okay, at meron pang mga arrow dito na nagtuturo. Mamaya atin ito tatalakayin doon sa kanyang mapa para matagpuan natin ang primary digging spot kung saan medyo mas malapit tayo.
Okay. So ito yung kanyang sketch. Patuloy tayo sa ibang picture. Ito naman, ang kahulugan nito ay treasure at the back. Ito ay parang shield yan at parang arrow na rin yan na papunta doon. At the back of this rock, i-check nyo, mayroong distance yan ito. Yan ay 7. Number 7 ay palagi yan na distance ng treasure. Kaya sa aking mga basics na distances of treasure ay 3, 5, 7. Palaging may 7. Kasi yung 7, yan ang 7 gods of fortune ng Japan. Kaya yung lucky 7 number, ginagamit palagi yan. Yung parang letter T, that is 7 or Shichi in Japanese. At itong sign dito, yan ay at the back. Kaya itong parang sapatos ay nakaharap yan doon sa itaas kasi at the back. Okay. So check nyo sa likod ng bato na yan. Kung anong meron na kakaiba doon ay biyakin nyo or hukayin nyo. Alright. So patuloy tayo. Ito kung may napansin nyo dito guys, merong mga letra dito na FR. Ito. Ang FR, pag nakalagay yan sa simento, sa bundok, ang FR, that is a forest reserve na abbreviation, acronym for forest reserve, ang FR. Pero dahil nakaukit yan sa bato, ang FR ay, that is treasure in the tree. Treasure in the old tree or treasure in the dead tree. Kaya mayroong mga arrow dyan na nagaturo sa malayo. Nagtuturo yan sa malalaking kahoy or patay na kahoy. Sa ngayon, patay na sigurado ng mga kahoy yan. Or ugat na lang yung naiwan. So you need a comprehensive research of your treasure site. Kung nasaan na yung mga malalaking old tree dyan. Okay guys, so FR is for treasure in the old or dead tree. Okay, paulit-ulit yan na nakaukit sa tatlong side ng bato, palaging may FR at isang area lang ang tinuturo nila. Sa palagay ko ay malayo sa bato na ito ang FR. Ang FR can be gold bars under the dead tree. Itong kanyang indicator ng ito guys sa hindi arrow, yan ay sign na pointer din. Okay, at yung dalawang guhit niya ay parehong nakaturo dito. Mamaya atin yan tatalakayin sa mapa kung saan patungo sa paghanap ng FR or treasure in the dead or old tree. Okay, so patuloy pa tayo. Ito guys yung isang FR. Ito ay modified snake. Ito ay ahas yan kasi nagaganyan-ganyan yan. Naka-curve. Kung tuwid yan, yan ay arrow. Yan ay ahas na arrow. At ang kanyang ulo ay naka-point sa unahan. Ang meaning yan ay medyo malayo-layo. Ang item, kasi ahas yan, tatakbo pa ang ahas doon sa unahan. At meron siyang dalawang guhit. This can be 10 meters each. So, estimated distance can be 20 meters going this way. Okay, so FR yan, treasure in the old or dead tree. Okay, meron pang ibang mga ano dito guys. Tingnan pa natin. Ito ay treasure enclosed in the rock. Yan ay C na may dot. Mamaya tatalagayan natin kung saan ba na bato pwede kayong magbiyak or saang bato pwede hanapin yung treasure in the enclosed in that rock. Okay, meron pa akong hinahanap na isa na picture niya. Okay.
Ito yun, guys. Ito yung napakagandang codex. Tinatawag ko to na codex, parang yung sa Mayans, mga treasure codes, na tanging ang nagsulat lang yan ang nakakaalam anong ibig sabihin yan. Ngayon, isa lang ang klaro dyan, na hindi yan gawa ng DENR, kasi ang DENR ay meron siyang silang muhon na may marka na FR, pero yung FR na muhon ay gawa yon sa semento, at yun ay dalawang klase, mayroong square na nasa 1 foot by 1 foot ang laki, pero semento yun na may marka na FR, tapos may arrow, ganito ang itsura nun. Square siya, may kapal na nasa 3 inches or 2 inches, mayroong marka sa ibabaw na FR, at meron siyang arrow na ganyan yun, at yun ay gawa sa semento na rectangle. Kaya kung makakita kayo noon, guys, sa bundok, yun ay pag-aari ng DENR sa kanilang survey sa forest reservation areas. Pero ito, dahil sa bato ang nakalagay na FR dyan, ang F kasi yan ay 3 sa Japanese, at yung R ay distansya yan, tinatawag na Ken, at ang kabuuan na meaning yan is treasure in the dead or old tree ang FR, at malayo yan kasi nandito nakalagay sa diagram sa bato. Tinatawag ko to na diagram, hindi na ito stone map, kundi kasi walang mapa na binigay, kundi puro lang diagram at mga distances. Okay, kung nakita nito, guys, ito ay treasure inside the rock. Kaya merong treasure itong bato mismo na ito. Itong bato, guys, na ito, ay meron niyang nakapalaman na treasure dyan. Kaya kumuha muna kayo ng metal detector at i-detect nyo ang bato. Pag malakas ang detection katulad ng metal, ay oras na para barinahin or biyakin nyo yan. Alright, gamitin nyo yung feathering techniques. I-search nyo sa YouTube, meron ako nyan. Paano biyakin ang malalaking bato using feathering techniques. Yung gamit ang thumbtacks, tapos meron siyang ipapalaman na flat bar sa gilid. Okay, ganito yan atin i-drawing, guys, ha? Ito yung flat bar yan. Dalawa yan, parang nag-letter B. Tapos ang chisel or thumbtacks ay sa gitna. Ayan. Ito yung inyong chisel na thumbtacks. At may butas yan sa bato. Ayan. Ganyan yan. Barinahin nyo muna ang bato bago ilagay yung thumbtacks kasama na yung feeder or yung flat bar sa gilid niya. At mga gawa kayo niyan sa inline, mga 5 kapieces ng thumbtacks. At straight, hanapin nyo yung parang line ng bato, parang durian. Ang pagbiyak ng bato ay hanapin nyo lang yung kanyang mga lamat. Yung kung magbiyak kayo ng durian ay hahanapin nyo yung lines ng durian. Ganun din sa bato, yung kanyang natural na lamat, yung parang may sign na siya na doon siya mabibiyak, doon yung ipasok yung chisel or thumbtacks. At tirahin nyo para mabiyak ang bato. Okay. So ano ba itong nandito, guys? Ito ay distance. Sabi niya, check in 16 meters going west. Ito yung arrow. Going west, 16 meters. Pero, huwag kayong magpaloko kaagad na doon papunta sa west. Kasi alam nyo naman, kung yan talaga ay Japanese treasure, ang ginagamit nila na arrow ay palaging baliktad. Bakit nasabi ko, guys? Ito kasi na arrow, naka-encounter na ako nito, guys, yung nakaganyan. Ang direksyon niyan ay itong dulo. It's either papunta siya doon or papunta siya dito. Kaya, kung tingnan natin itong arrow na ito, ito, pwedeng dito to papunta sa east. Kasi ang treasure ay nasa east naman palagi. At kung tingnan nyo ito, guys, itong dulo dito, itong arrow na to, ay papunta doon ang kanyang angle ng dulo.
Very tricky gagawa ang mga hapon ng arrow. Pero pangalawang pag-decode niyan ay tingnan nyo talaga dito. Itong punteriya nitong arrow, 16 meters or 16 yards, i-check nyo doon sa unahan kung anong meron. Ang sabi niya ay sa 16 meters, meron kayong makitang precious stones. Itong diamond sign, that is precious stones, ang lalim ay 7 yards or 7 meters. Yan yung parang letter T, that is C or 7. Kaya check 16 meters, left and right, west and east. At merong nakabaon na precious stones. Hanapin nyo lang yung bato na merong tatak na ganito. Pag may ganyan na bato na may tatak or bato na ganyan na itsura doon sa unahan, mismo sa baba ng bato na ito, hukain 7 meters deep or 7 yards. Alright, at itong parang 100 dito guys, yan ay hindi 100, yan ay yung 00, yan ay treasure. Sinigurado niya lang na 100% ang treasure, pero hindi yan 100 kilometer. Walang distance na 100 kilometer sa treasure hunting. Galing sa marker, ang mga distances na pinakamalayo ay nasa 25 or 30. Or minsan merong umaabot ng 50 meters ang layo galing sa ganyang bato na punong-puno ng marka. Kaya itong nakalagay dito guys, hindi ito kilometers. Yan ay arrow na nagaganyan. At M, yan ay half arrow na parang K tingnan. Sa tagal kasi ng panahon ay nasira na yan. Nagaganyan yan. Ayan. At M. So, M is indicator for treasure din yan. Ang meaning ng M is going down or going up. Kung yan ay sa tuktok ng bundok, ang M ay nagsasabi na going down. At kung yan ay nasa baba ng bundok, ang bato na ito, ang meaning ng M ay going up. Kung ang bato ay nasa sa foothill or sa baba ng bundok. Pero kung itong bato na ito ay nasa tuktok ng bundok, meaning baba ka, yan ang sabi ng M. At meron siyang binigay na itong 100, ay hindi natin to sure kung 100 meters or 100 foot. Kung 100 meters ay pwede rin tingnan nyo sa 100 or 100 feet. At hindi pwedeng 100 kilometers. Aabot na kayo niyan sa kabilang barangay. Imposible na ganyan na yan. So, okay, yun ang sabi niya. Importante dito ay 16 kilometers. I make that 16 meters or 16 yards or 16 hakbang. I-check nyo galing sa bato, left and right. Kasi ang arrow na ito ay pwedeng papunta doon sa right, sa east. Pwede rin siya sa west. Kaya 16 meters, left and right. Hanapin nyo ang sign na ito na mayroong triangle sign, symbol for precious stones, buried sa lalim na, nakabaon siya sa lalim na T. Ang T ay 7. So it can be 7 yards or 7 meters. Ang lalim ng mga precious stones na yan, na ang layo ay 16 meters, galing sa bato na ito. Okay, ngayon ay tingnan na natin ang mapa nito guys. Ito na. So tamang-tama tayo. Di ba guys, papunta dito ay east. West ito. So itong arrow na ito, yung may 16 meters, ay pwedeng reverse arrow yan, papunta yan dito sa east. At kung wala kayong makitang mga bato sa east na mayroong marka na diamond at yung parang plus sign, ay punta kayo sa west dito, 16 meters. Okay, so atin muna ito i-close up. Tingnan natin ang
iba pang mga sign dito. Okay, para malinaw at meron kayong idea guys kung ano ba itong nakalagay dito. Okay, so ito na lang. Ngayon, kung napansin nyo guys, itong FR. Ang FR ay palaging nakabalik-balik yan na sign. Ilang beses ba yan na binabalik ang FR? Itong FR dito, FR dito, saan pa yung isang FR? Okay, so dalawang FR lang ang nandyan. Ito yung FR na parang ahas. Ang ahas, sabi niya, ay mag-travel ka pa. Kung nasa baba itong bato na ito, ang ahas ay dapat aakyat kasi yan. Paakyat ang travel ng ahas sa bundok. Kaya pwedeng itong mga arrow na ito ay reverse. Instead na papunta siya ng south, itong arrow na ito ay pwede yan paakyat doon ng 100 meters. Hindi ito kilometers. Pwedeng 100 meters yan. At itong arrow dito guys ay pwedeng papunta yan pa itaas. Hanapin nyo ang old tree, dead tree, patay na kahoy na malaki. Yan ang FR. At sigurado ko na hindi ito gawa ng DENR kasi ang DENR pag maglagay yan ng FR na marka ay nasa semento na rectangle. At may arrow din yun. Merong dalawa yung klase nila na version. Merong MR at merong FR. At lahat yan ay may mga arrow. May arrow yan pariho. Tapos nakalagay yan sa mga rectangle slab o rectangle na itong simento. Pero dahil sa naka-engrave ang FR sa bato at kakaibang pagkasulat niya, yan talaga ay treasure marker. Okay. So check nyo guys, ang 15 to 16 meters there is a treasure under. Ito ang sabi niya. 15 or 16 meters papunta doon sa west. At i-check nyo, hanapin nyo itong sign na to. That is precious stones under 7 meters. Nakaganyan kasi yan. Iba yung plus talaga. Yung plus, that is 10. That is ju sa Japanese. Pero yung isang plus na may ganyan, plus pa rin yan tingnan. Pero carved sa baba. Yan ay 7. So, kunti lang naman ang diferensya ng 7 at 10. At yan ay indicator ng lalim. Itong sign dito guys, that is treasure under treasure inside the rock. Kasi ang C na yan, yan ay bato. And then itong dito nakalagay, that is treasure in the rock, inside the rock. Itong sign dito, ganun dito, that is ito yung treasure inside the rock. So pabalik-balik na sinabi niya na mayroong treasure inside the rock. Kaya kung ito lang na bato ang nandyan guys, nag-iisa lang yan, wala talagang ibang bato dyan. Yan na bato ang barinahin nyo. I-detect nyo muna. Kung mag-positive sa detecting ay pwedeng biyakin nyo ang bato. Pero kunan nyo muna ng pictures ang mga signs. Para kung walang laman ang bato ay meron pa kayong reference ng sign. So i-preserve nyo ang mga signs by taking pictures. Save nyo sa cellphones. Okay, so ang itong 15 at 16 meters guys, isa lang tinuturo niya na treasure, itong nandito. At ang direksyon nito guys, paghanap nito ay very tricky direksyon. Ito yung nagbigay sa kanya ng, ito ay isang arrow lang to, nagaganyan. Half arrowhead. At itong half arrowhead, minsan ang dulo niyan ang nagturo. At hindi yan papunta sa baba, kundi yan ay papunta dito. At kung tingnan nyo rin, kung baliktarin natin itong arrow na to, ito ay papunta dito.
At itong araw din ito, kung baliktarin natin, tatlo sila nagturo na papunta dito. Kaya sa palagay ko, dahil ang hapon na hindi yan tarantado na maglagay ng araw na papunta talaga sa treasure, palagay ko ito ay reverse arrow na lahat ay nagturo na ang item ay papuntang east. Ang layo niya ay 15 or 16 meters papuntang east. At kung wala sa 15 and 16, try nyo sa 100 kasi meron siyang binigay na 100 dito. At yan ay hindi kilometer, yan ay meter lamang. Pampagulo lang yung kanyang nilagay na kilometer. Okay. Maraming treasure dito guys. Isa yung nakalagay sa loob ng bato. Ito yung sabi dito. Kulayan natin ang pula. Ito ang treasure inside the rock. Ito ay ganun rin, treasure inside the rock. Pabalik-balik yan na sinasabi niya, ito rin, treasure inside the rock. Ito ay sea na may guhit. Okay, so merong treasure inside the rock. Sa palagay ko, kung walang ibang bato dyan, ay itong bato na ito mismo. Nandyan ang treasure dyan. Ngayon, meron na namang sinabi dito na isa. Ito ang pinakamaraming laman guys. Ito kasi na bato ay diagram. Nandito lahat nakasulat ang impormasyon ng treasure na nandyan sa lugar na yan. Sabi niya mayroong 75 gold. Hindi sinabi kung gold bars o alahas. 75K is gold. 75 golds. Ano ba kaya yan? Pieces of jewelry ba yan? O pieces of ingots? Of nuggets? Pero nakalagay siya sa box. Lalo na pag yung box ay nilagyan niya ng heart na may dot, that is a sure sign for treasure on the spot. Ayan. Ngayon, ang tinuturo nito ay ito. Sabi niya ay papunta doon sa northwest ang direksyon niya, pero tingin ko pampagulo lamang ito. Ang totoong kahulugan niyan ay sa harap niya. Sa harap niya guys, try nyo ang 357 dito papunta sa harap ang paghanap niyan. Dito sa harap ng bato ito. Hakbang kayo ng 3, unang hukay ay nasa 3, pangalawang hukay ay sa 5, na hakbang, ang last na hukay ay sa 7. Karamihan kasi ng arrow na maiksi, ang mga distansya niyan ay nasa 5, nasa 7, minsan nasa 3. At ito yung arrow na ito, itong maiksi. At ang heart ay nagsasabi na treasure. Nakaharap ka sa treasure. Nakaharap ka sa puso. Yan ay treasure, meaning wala sa bato pero dito na banda sa harap ng bato. Okay, going south. Alright guys, napakahaba ng ating treasure decoding. Ang lugar na ito ay punong-puno ng treasure. Sa analysis ko ay mayroong tatlong treasure deposit sa lugar na yan. Isa yung ito. Kulayan natin ng yellow. Last na to guys. Matatapos na to. Ito yung unang treasure na sinasabi niya, yung mga precious stones. Pangalawang treasure ay itong inside the rock. Inside the rock. Inside the rock. Itong FR ay ang pangatlo. Nandito yan. Ang FR ay may arrow siya na papunta siya dito. Pwede rin ang FR na yan ang sinasabi ng 100. Pwede ang FR ang sinasabi na 100 meters papunta ng south. At itong sign dito guys na nagaganyan ay nakaturo yan papunta dito. Kaya itong FR sa ibabaw
ang direksyon niya ay papunta rito. At sa tingin ko, dahil wala siyang itong distances, ito ang kanyang distance. Kasi itong arrow niya dito ay nakaturo sa 100 meters. Ito na arrow niya ay nakaturo dito. At itong FR din dito, guys, para hindi sila maligaw, yung mga nagbaon nito, ay nilagyan nila ng sign na nagaganyan. Ayan, ito ay marker dyan papunta dito. At hindi yan papunta doon. Papunta siya dito. Ganun ditong arrow dito, papunta siya dito. Kaya all in all, there are 3 deposit. Isa yung inside the rock, isa yung sa FR, dead tree, hanapin nyo yung kahoy, at isa yung sa itong 16 meters and 15 meters. Okay guys, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Sana ay meron kayong nakuhang kunting idea at idagdag nyo sa inyong treasure analysis, sa inyong treasure site dyan. And stay safe, stay out from COVID. May the fortune be with you, and don't stop chasing for your golden dreams. Ciao for now.